Good afternoon, Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, and everybody present in this hall. Ako, Ailas Marie Josephine, Filipino, nasa legal na edad at naninirahan sa Davao City. Matapos na makanumpa ng naaayon sa batas ay malaya at kusang loob na naglalahad ng mga sumusunod. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga programa at enrollment iyon ng pasukan. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napag-desisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Sa pagkakaalala ko, noong June 2013, dinala ako na mama ko sa KOJC. Nag-attend kami ng Thanksgiving and Worship Presentation sa KOJC Cathedral. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang attention ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang dean o administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building kung saan doon kumakain si na Kibuloy at malalapit sa kanya pagkatapos ng worship. Nelly Canada let us meet Pastor and endorse ako ni Mama kay Kibuloy. Habang kumakain sila Kibuloy, kasama ang mga pastoral sa isang malaking round table, nag-usap ng saglit ang mama ko at si Kibuloy. And Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Nasa grade 5 ako noon. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Sa pagkakataong iyon, natuwa ako kasi sa isip ko magkakaroon ako ng freedom since medyo hindi naman kami in good terms ni Mama. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. Kinabukasan, kasama si Nelly Canada, kinuha namin ang mga gamit ko sa bahay sakay ng isang Innova ng KOJC. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Habang nasa loob ng KOJC, nakatira ako sa dorm kasama ng ibang mga miyembro. Sa pagkakaalala ko, nag-aaral ako ng grade 5 sa JMC habang binabayaran ng papa ko ang tuition ko, ngunit may discount bilang membro ng KOJC. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional ng alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job na tinatawag kagaya ng pagmamap ng sahig, pagwawalis, pagpunas ng mga furniture sa common area at paglinis ng kwarto. Isang house parent namin ang nag-a-assign ng work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Noong senior high ako, pinalipat ako sa ibang quarters kung saan nakatira ang isang leader na kasama ko. Sa panahong ito, nagsisilbi na ako bilang member ng choir. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nagsiserve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko, at alam din ng lahat na paborito ni pastor si Stephanie Ibarra, parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Naranasan ko ang ganitong routine ng mga ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable.
Pagkatapos noon, nag-prepare ako, nagligo ako at inayos ko ang aking sarili. Sinamahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Sa tuwing nagtotestify ang mga inner pastoral sa worship or may event or team building, parati sila nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay ni Kibuloy sa kanila. Kaya iyon ang nakatatak sa isip namin ng mga membro. Ang mga pastoral kasi ay itinuturing na most privileged sa Kingdom Nation dahil sila naman ang pinakamalapit kay Kibuloy at nakakasama niya sa iba't ibang lugar at bansa at napaka well provided. Simula na naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni Pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang 5-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng pocket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Nagsimula rin ako maglinis sa kwarto ni Kibuloy kasama ang ibang mga pastoral. Hindi kasi lahat ng membro pwede pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Nung naging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang miyembro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawalan pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner pastoral, madami ako natanggap na mga bagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na ng pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty sa pagiging inner circle pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. At nung nalaman ko iyon, nagtampo ko kay Patricia kasi pakiramdam ko ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Pero nagpapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako napagsamandalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na ang buong operasyon ng KOJC ay bawang panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair.